ang Panginoong butihin. Ihalay mga awitin sa pinahandok niya sa atin. Tayo'y magbigay gala sa Diyos na sa ating may lalang. Tanay ina ko niya't inirang kawang iniingatan, ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ihalay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain yung lahat. At sumain. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa araw na ito ay ating inaalala at ginugunita si San Roque, tagapagpagaling. Tayong lahat ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Tinipon niya po tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang, mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pagkauliran at pag-aampo ng mga banal ay inilaan mo para ang kahinaan namin huwag humadlang sa pagtahak sa landas ng kaligtasan. Ipagkaloob mong kaming nagpaparangal sa pagsilang ni San Roque sa kalangitan ay makatulog sa iyo sa pagtalunto namin sa kaniyang pinagdaanan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Noong mga araw na iyon, si Moises ay umahon sa bundok ng Nebo, sa ituktok ng Pisga, sa gawing silangan ng Jericho. Doon ipinakita sa kanya ng Panginoon ang buong lupain, mula sa Galaad hanggang Dan at buong Neftali, ang lupain ng Ephraim at Manases, ang buong lupain ng Huda hanggang Kanluran, ang Negev at ang Kapatagan, sa makatwid ay ang Kapatagan ng Jericho, ang lungsod ng mga palaspas hanggang Soar. Sinabi sa kanya ng Panginoon, iyan ang lupain na aking ipinangako sa iyong mga ninunong sina Abraham, Isaak at Jacob. Ipinakita ko ito sa inyo, ngunit hindi mo mararating. At si Moises na lingkod ng Panginoon ay namatay sa lupain ng Moab. Ayon sa salita ng Panginoon, inilibing siya ng Panginoon sa isang lambak sa Moab sa tapat ng Bet-Peor. Ngunit ngayon walang nakakaalam ng tiyak na lugar. Siya'y 120 taon nang mamatay, ngunit hindi lumabo ang kanyang paningin, ni hindi nang hina ang kanyang pangangatawan. 30 araw siyang ipinagluksa ng Israel. Si Josue ay puspos ng kaalaman at kakayahan sa pamamahala, pagkat ipinatong
sa kanya ni Moises ang mga kamay nito at sinunod siya ng mga Israelita. Ginawa nila ang lahat ng utos ng Panginoon. Sa Israel ay may wala nang lumitaw na propetang tulad ni Moises na naging tapat at nakakausap ng tuwiran sa Panginoon. Wala ring nakagawa ng mga kababalaghan tulad ng ipinagawa sa kanya ng Panginoon sa Ehipto, sa harapan ng Faraon at ng mga lingkod nito. Wala ring nakagawa ng makapangyarihan at pambihirang mga gawa tulad ng ginawa ni Moises sa harapan ng bayang Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ay papurihan, ang buhay ko'y Kanyang bigay. Ang Diyos ay papurihan, ang buhay ko'y Kanyang bigay. Sumigaw sa galak ang mga nilalang, at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas sa pagpuri sa Kanya'y ibigay. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila. Ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Ang Diyos ay papurihan, ang buhay ko'y Kanyang bigay. Ang ginawa ng Diyos, lapit at pagmasdan. Ang kahanga-hangang ginawa sa tanan, lapit at makinig. Ang nagpaparangal, sa Diyos at sa inyo'y aking isasaysay. Ang Kanyang ginawang mga kabutihan, nung ako'y balisa, ako ay dumaing sa Diyos na dapat purihin, handa kong purihin ng mga awitin. Ang Diyos ay papurihan, ang buhay ko'y Kanyang bigay. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia. Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ang sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama niyong magkapatid ay napapanauli mo sa dati at napapanumbalik mo siya sa ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng dalawa o tatlong saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa siya makinig sa natitipong simbahan, ituring mo na siyang hentil o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipapahintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung may dalawa sa inyo dito sa lupa, ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakalob ito sa inyo ng aking amang nasa langit. Sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon dahil sa akin, naroroon akong kasama nila." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat.
Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sabi po ng isang hugot line, kapag may problema ka, kasinlaki ng barko, God will give you solutions. Higit pa sa barko, kasi kasing laki ito ng dagat sa mundo. Ito naman yung hugot line ng isang kabataan na in love. Yung prayer mo na Lord, kung hindi mo siya ibibigay sa akin, ako na lang po ang ibigay ninyo sa kanya. Ang panghuling hugot line, ang buhay daw ng tao ay hindi tungkol sa mga taong totoo sa harap mo, kundi sa mga taong nananatiling totoo sa pagtalikod mo. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, isa po sa mga paksa sa ating ebanghelyo ngayon ay tungkol sa kahalagahan ng sama-samang panalangin at pagtitipon sa ngalan ng ating Panginoon. Subalit mahalaga pong pagnilayan natin kung ano nga ba ang kahulugan ng panalangin. Para po sa ating mga Katoliko, ang ibig sabihin ng panalangin ay ang pagtataas, ang pakikipag-usap sa pamamagitan ng ating kaisipan at kalooban sa Diyos. Ito rin yung paghiling natin ng mabubuting bagay mula sa Diyos. Take note, mabubuting bagay. Dahil kapag ikaw ay humingi ng masamang bagay sa Panginoon, tiyak yan, hindi kanya pakikinggan. Dahil ang Diyos ay mabuti, hindi siya gumagawa ng mga bagay na masasama dahil lihis ito sa kaniyang kalikasan bilang Diyos. Dahil ang Diyos ay mabuti, punong-puno ng kabutihan at hindi kailanman gumagawa ng masama. Maliwanag pong narinig natin ang pahayag sa atin ng ating mahal na poong Jesus Nazareno na kung ang dalawa sa inyo ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit. Sapagkat saan man na may dalawa o tatlong nagkakatipon dahil sa akin, naroroon ako kasama nila. Ngayong araw na ito, mahigit tayo sa dalawa, mahigit tayo sa sampu. Nakakasiguro tayo na ang ating Panginoon nasa ating kalagitnaan. Nakakasiguro tayo na kasama natin ang banal na presensya ng Diyos. Kaya nga po ipinapaalala sa atin sa pamamagitan ng sama-samang panalangin, sa pamamagitan ng pagtitipon sa ngalan ng Panginoon. Ito po ay isang malakas na panawagan upang ang lahat sa atin sa pamamagitan ng ating pagsama-sama ay magmahalan, magpatawaran, at magkaisa. Kaya naman, sinabi rin ni St. Teresa of Lisieux na ang panalangin ay isang pagpintig ng puso. Ito ay simpleng pagtingin sa langit. Ito ay isang sigaw ng pagkilala
at pagmamahal na niyayakap ang parehong pagsubok at kagalakan. Ibig sabihin ito, kung hindi ka marunong manalangin, walang saysay o sustansya ang iyong buhay. Bakit? Sapagkat ang panalangin ay ang ating pakikipagrelasyon at pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Kung tayo ay hindi nakaugnay sa Diyos, wala pong halaga ang ating mga pagsisikap. Walang kabuluhan din ang ating pag-iral at pamumuhay sa mundo. Ang Eukaristiya po ay ang siyang pinakamataas na antas ng ating panalangin. Kaya nga po tayo nagsisimba at sumasamba. Ito po ay isang paraan ng ating pagpapalalim sa ating ugnayan sa Diyos. Ipinapahayag natin na kung wala ang presensya ng Diyos sa ating buhay, wala ring kahulugan ang ating pag-iral sa mundong ito. Kaya naman kung inyo ring mapapansin, sa unang bahagi ng ating ebanghelyo ay sinasabi sa atin na isa sa mga bunga ng panalangin ay pagpapakumbaba. Ang habilin sa atin ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno na kung sakaling may magkasala sa atin, tayo ang manguna. Tayo ang magsilbing liwanag at inspirasyon. Puntahan natin at kausapin sila ng sarilinan. At kung makinig sila, ang magandang pagsasama ay mapapanauli at mapapanumbalik natin sila patungo sa Diyos Ama. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, naway sa ating mga panalangin at pagdedebosyon sa ating mahal na Poong Jesus Nazareno ay mas lalo pang lumalim ng lumalim ang ating pakikipag-ugnayan at relasyon sa Diyos. Huwag nating mamaliitin ang kapangyarihan ng panalangin. Uulitin ko po, huwag po nating mamaliitin ang kapangyarihan ng panalangin. Naway ang panalangin ay maging bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na Poong Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sinabi ni Jesus sa atin, kung dito sa lupa ay may dalawa sa inyo na nagkakaisang humingi ng anuman, gagawin ito para sa kanila ng aking amang nasa langit. Kaya manalangin tayo ngayon ng sama-sama at sa bawat panalangin ang atin pong itutugon, punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga miyembro ng simbahan, naway maging malapit ang kalooban sa isa't isa at mamumuhay sa kapayapaan at pagkakasunduan, manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga pinuno ng mga bansa, naway igalang ang karapatan ng tao at iwaksi ang pag-uusig at pananakit, manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Tayo naway makapagsalita ng katotohanan ng may katatagan at pagmamahal at tanggapin ang anumang pagtatama ng iba na may kagandahang loob. Manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga may sakit, matatanda, at ang mga nakaratay na sa kanilang tahanan, naway makita nila ang kaginhawahan at kasiyahan
sa kagandahang loob ng mga nag-aaruga sa kalina. Manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga yumao, naway maging malinis ang budhi at maihanda sa walang hanggang pakikisa kay Kristo. Manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ama naming nasa langit, kapiling namin ang iyong anak. Hinihiling namin na tulungan mo kaming manalig sa kabutihan ng bawat tao at maging mahinahon kami sa isa't isa tulad ng pagiging mabuti mo sa amin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sa'yo, Ama, ito'y bunga ng aming kawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong payang tanggapin iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawa't dugo ng iyong anak. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa paghahaing inihanda ngayong si San Roque ay ginugunita. Pagkaloban kami ng pagpapala ng kapayapaan at kaisahan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinaaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan sa tapat tulad mo sa pananagutan upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa't pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitasan, magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayo
Hindi naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay. Si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat na mapumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng apostol ni San Roque, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Gustate et fidete quoniam suavis est Dominus. Beatus qui irqui sperat, sperat in eo. Come to me, all you that labor, all you that labor and are burdened, and I will give you rest. And I will give you rest, says the Lord. Gustate et fidete, quoniam suavis est Dominus. Fiatus vir qui sperat, qui sperat in eo. I will bless the Lord at all times. His praise shall be ever in my mouth. Let my soul glory in the Lord. The lowly will hear me glad. Gustate et fidete, quoniam suavis est Dominus. Beatus vir qui sperat, qui sperat in eo. Mga paalaala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa iyong mga lugar
Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa iyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at pangbansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pakikinabang ngayong ginugunita si San Roque ay magpabanal nawa sa aming kalooban upang kami pagindapating makasalo sa iyong sariling buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque o pinagpalang San Roque, pintakasin ng mga may karamdaman. Lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na noong ika'y narito pa sa daigdig. Marami ang gumagaling dahil sa pag-aantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na diyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos, yaring aming mga hinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Jesucristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, ipanalangin mo kami upang kami maiadya sa salot at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas, mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinturo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.
nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati Song.